naman aklaina, hindi ko rin inaasahan pa. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nag-iinit, nagbabaga, at talaga namang usap-usapan at nagtitrending na latest issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kasalukuyan nga kinocompare pa rin ni Kalingap Val Santos Matubang si Ate Erica kay Ate Viancy. At dahil nga dito, sinabi nga ni Kalingap Val na gagawa niya daw ng video si Ate Viancy kung saan kitang-kita ang kagandahan nito. At nakapang model at mag-photoshoot pa nga siya kay Ate Viancy para malaman ng iba kung gaano talaga kaganda si Ate Viancy. Ang ano po, sosyalista, pati yung paa may hik, mayroon niyang kwintas. Ay, maganda kay Viancy yan, ha? Yung pang-model, ang suot. I-vlog ko si Viancy po, mga kaibig. Gusto niyo ba i-vlog ko si Viancy? Na para nakapang-model, ha? Tapos, maglakad siyang gayaan, pakimbot-kimbot. Lako, baka si Edo lalo ma-inlove. Salamat na lang po na si Edo po hindi napunta kay Erica. Kung nagkataon, kawawa si Edo, mga kaibigan. Oh, kawawa si Edo talaga. Salamat na lang po at si Edo po'y nakay Viancy ngayon. Salamat na lang, no? Talagang napakabuti ni Lord sa atin. Ha? Sa live natin ito, pag-uusapan natin ang kaibahan ng maganda at may itsura. Katulad ni Erica na may itsura lang na di katulad ni Viancy na tunay na maganda. Ang may itsura lang ay pwedeng kumupas at maglaho. Mm. Subalit ang tunay na ganda, kailanman ay hindi mapapawi. Si Viancy na Kalingap Angel ay tunay na maganda mula sa kanyang panlabas na anyo hanggang sa kanyang kalooban. Yan, di ba? Si Viancy po tunay, totoo, hindi pike, walang mga make-up yan. Nung nag-model dyan sa mall, sa SM City Diet, nag-model, minik-upan po mga kalingap, lumabas pa ang kanyang ganda. Sabi ko, ito ba si Viancy? Si Viancy po mga kalingap, minik-upan. Diyan sa SM Mall po, nag-fashion show sila. Sabi ko, si Viancy ba yan? Aba, talagang lumabas yung ganda, mga kaibigan. Noong nagsalita, ay, grabe mag-speech. Matalino po. Maganda po magsalita si Viancy. Si Erica, okay naman. Sinasabi pa nga dito ni Kalingap Val kung gaano talaga kaganda si Ate Viancy at kung gaano kanatural ang kanyang kagandahan. Hindi nga daw peke ang kanyang beauty dahil kahit wala itong makeup o kahit anumang walang pagpapaganda at mga ayos ay masasabi pa rin napakaganda ni Ate Viancy sa loob at labas na kaanyuan. Ay tunay na maganda mula sa kanyang panlabas na anyo hanggang sa kanyang kalooban. Yan, di ba? Si Viancy po, tunay. Totoo. Hindi pike. Walang mga make-up yan. Nung nag-model dyan sa mall, sa SM City Diet, nag-model, minik-upan po mga kalingap. Lumabas pa ang kanyang ganda. Sabi ko, ito ba si Viancy? Si Viancy po mga kalingap, minik-upan. Diyan sa SM Mall po, nag-fashion show sila. Sabi ko, si Viancy ba yan? Aba, talagang lumabas yung ganda mga kaibigan. Noong nagsalita, ay grabe mag-speech. Matalino po. Maganda po magsalita si Viancy.
Si Rika, okay naman. Okay rin, pero hindi siya ganun katulad ni Biancy magaling talaga. Sa talino po, may talino si Rika. Ah, may halong tuso. May katusuhan. Eh, sabi ni Lolo, oh. Anong sabi ni Lolo, Miguel? Kailan sila magkakapatid? Ha? Kaya nalalagaan namin, tuwa-tuwa. Ah, ang tuwa pa, no? Minalmahal ko. Eh, paglaki, nagkasungay. Nagkasungay? Kung nagawa nila, Erica at Sheila May dito sa Kalingap, hindi katakataka. Doon nga kay Lolo Miguel nagawa nila. Kay Lolo Miguel nga po nagawa nila yung ganyang ugali. Sa Kalingap pa kaya? Sa Kalingap pa kaya? Kaya salamat po mga Kalingap na umalis sila bilang Kalingap Angel itong si Erica. Di ba kamasira pa ang Kalingap dahil sa kanila? Ha? Salamat sa katotohanan na nailabas, nailantad dahil kay tita. Dito nga ay binabalaan ni Kalingap Val Santos Matubang si Sir Jun A na nagsusponsor kay La Ate Erica. Sinasabi nga niya na nagaling na mismo kay Lolo Miguel na nagkasungay na daw si Ate Erica at ang kanyang ate na si Sheila May. Kaya naman gustong balaan ni Kalingap Val si Sir Jun A na habang maaga pa ay kay Kuya Val na lang daw siya lumapit at umiwas daw siya dyan sa dalawang salbahe na yan dahil nanggaling na nga sa kanilang lolo na nagiba na ang kanilang ugali habang lumalaki. Ang nagsabi yung lolo nung nagkaedad, nagkasungay na. Kailan sila magkapatid? Dalawa lang po yan. Dalawa magkapatid. Kaya, Sheila May namin, at Erica. Unang apo ko sa babae. Mm. Minalmahal ko. Eh, paglaki, nagkasungay. Oo, oh, nagkasungay. Baka, Jun A, baka balang araw, sinuwag ka yan. Baka pag sinuwag ka yan, isusumbong ka sa asawa mo. Hanggat maaga pa, Jun A, lumapit ka kay Val Santos Matubang. Tayo magsama. Ha? Iwan mo ya yung dalawang mga salbahe na yan. Sabi ni Lolo, ha, nagkasungay po, Jun A. Iwan mo yan. Huwag kang paluko dyan. Ilang milyon na ang nagastos mo? Mahigit ng 2 milyon. Binigyan mo ng in-max si Erica. Magkano in-max? 180,000 pesos. Binigyan mo ng tricycle sila Sheila May. Magkano ang tricycle? Kung may numero yon, 350,000 pesos. Yung bahay, loob at bahay, inabot ng mahigit 1 milyon. Allowance pa nila, magkano po? Mahigit 2 milyon ang pirang binitiwan mo sa mga walang kwintang tao tulad nila. Yon ang sabi ni Lolo Miguel. Nagkasungay. Nagkasungay. Kaya nalalagaan namin. No? Tuwa-tuwa nga ako. Unang apo ko sa babae. Minalmahal ko. Eh, paglaki, nagkasungay. Ha? Tapos, eh, aalagaan mo? Huwag ka dyan. Jun A, niloloko ka lang nila. Kasama si Antoniacaw Torres. Binubula-bula ka lang ni Sheila May. Eh, di ka naman gwapo. Hindi ka naman gwapo. Hanggang dito na lamang muna ang ating nag-iinit, nagbabaga, pinag-uusapan at talaga namang nagtitrending na latest issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!